Hi guys! Ito po yung ating lumang patining crab or mud crab farming. Akala ko po dati ay okay lang yung ating ginawa, gawa ng malinis na mabuti siya ang problema. Habang tumatagal, ayan po siya, kinakalawang. Yan ang po, makalipas ng isang taon, ganyan na po siya, pati ang ating mga bago ay kinakalawang na din. Ayan po, kaya ng panibago. Gaya yan na po. Oh. Gagawa natin ang kawayan. Tingnan nyo na lang po ang aking bagong vlog. Mas maganda ho yung kawayan. Kasi tingnan nyo po, pati yung ano, yung plastic, ang ating box ay kinakalawang. Madumi po sa... Sa ating vegetable farming. Ayan po. Nag-umpisa tayo sa mud crab farming, eh ang ating lagayan ay kinakalawang. Hindi pwede sa ating mud crab. Kaya ipinalitan namin ng kawayan. Kaya ito, nag-isip tayo ng ibang paraan para magamit natin ang ating bakal na ginagamit sa mud crab farming. Kaya ito na lang guys. Diba? Ang ganda. Ginawaan natin ang vegetable farming. Kaya mas maganda ho kung mahihilig tayo sa mga farming para ho mas makakalibre tayo sa anumang mga pagkain. Sa iba. Ito guys. Itong ating meron tayo ditong ano, nag-research tayo sa YouTube, kung mapapansin nyo, meron tayong nakabitin. Kasi nga, sinubukan natin kung maganda. Nabunga din po siya. Ayan, may bunga rin po. Ayan, mga nakabitin po siya. Nabunga din, kaya lang, parang nakakaawa po. Dawa ng baliktad. Para mas maganda po talaga, yung talagang normal na pagtatanim. Tingnan mo po siya, mas malalaki yung bunga ng mga normal kaysa sa yung pinapabaliktad natin. Kayang bumunga. Ang problema, medyo maliliit yung bunga niya. Sinubukan lang naman natin yan guys. Kasi yung nakikita natin sa mga YouTube na pagtatanim. Pwede rin, kaso medyo maliliit guys. Ito na po. Ang ating ano, farming, vegetable farming, eggplant farming, ayan, ang lalaki guys, oh. Tingnan mo siya, oh. Mahigit isang dangkal lang, ano, bunga, ang gaano kalaki. Every 4 days, nag-harvest to tayo. Ito, pangalawang harvest na natin itong mga kaibigan, ayan. At dito naman sa kabila, kalamansi, nakuha na natin ito ng maraming bunga. Ngayon, nung maubos ang bunga niya, ayan na naman siya. Nagagalit na naman siya sa mga bulaklak. Guys. Yan. Mga kalamansi po yan. Ito naman. Tanglad. Kung tawagin ito sa amin, sa Bicol. Iwan ko lang sa inyo kung anong tawag niya sa inyo. Ito'y ginagamit sa mga gata. Pag ika'y magdagata, itong pangpabango. Tapos, kung mapapansin niyo guys, may mga batakarte tayong lagayan. Kasi nga po, ito ang ating sili. Yan. Nag-ano pa lang tayo ng sili at yan ang ilalagay natin dyan. Yung mga sili na pwedeng pansigan. Ayun guys, tayo'y mag-aani na. Tayo mag-harvest. Ayan, nahaba. May gitsang dangkal. Daming bunga. Oh. Wantosawa tayo ngayon sa talong. Talong sa umaga, talong sa gabi. Dami oh. Eh di ba, hindi na tayo bibili ng ano, ng talong sa palengke. Ang mahal lang ngayon ng talong sa palengke, 100 na rin ang 1 kilo. Oh, ngayon oh. Libre na tayo sa talong. Kaya iba-iba rin po yung matututo tayo sa mga farming. Kahit nasa bahay lang, eh, pwede. Dati, hindi rin namin alam yan. Tingnan mo ngayon. Na nahihilig kami sa mga farming. Hindi, kahit papano, maalwal po ang buhay kasi marami hong mga libre na hindi na natin kailangan bilhin na sariwa pa. Ang dami.
pupuno ng lalagyan. Nung una aming harvest ay ano lang, siyam lang na piraso. Ngayon, ang dami na, oh. Dami na. Ilang kilo kaya yan, guys? Ituturta natin. Tapos magagata tayo sa tulingan. Sarap niya sa tulingan. Ginataan. Manamis na mis yan. At sariwang sariwa. Nasa taas tayo. Oh. Tayo'y nasa terrace. Okay, diba? Kahit sa terrace lang, pwedeng magtanim. Para-paraan lang yan. Kung paano natin naayusin ang ating mga farming. Kung paano tayo kikita. O kaya makakatipid. Guys, tingnan nyo, di ba? O, siguro ito ay 3 kilo. Punong-puno ng ating lagayan. Nung unang harvest natin ay 9 piraso na, guys. Tingnan nyo naman yan. Hindi na namin ito kayang ubusin. Sa dami nito. O siguro sa susunod natin na harvest, pwede na tayong magbinta, kaibigan, di ba? Gaano kaganda yung matututo ka sa mga farming. Katulad ko, eh merong nasayang na bakal yung galing sa aming mud crab patining. Eh kaya naisipan ko magkaroon ng vegetable farming o eggplant farming. Kasi hindi lang naman po siya eggplant, kundi marami tayong mga halaman na pwede na ito yung pakikinabangan na pwede nating ilagay dito sa ating terrace. Pwede rin po nating linisan. Kaya napakaganda ho, kaibigan, na ganito ang ating gagawin, kasi pag madumihan ho ang ating tiles, pwede nating linisin gawa ng nakaabang ang ating mga wala halaman. Ano po? Nakaano yung nakataas ang ating halaman, kaya pwede nating linisin anuman ang oras. Kaya malinis ang ating kapaligiran. So guys, salamat sa inyong panonood. A few moments ago. Yeah. Nakatuwa din talaga yun. Yan, pangalawang harvest natin sa ating talon. Wow, 2.5 kilos. Ayan, guys. Hindi na tayo bibili sa palingke. Sobra-sobra na to sa atin.